Ang pagkabalisa ay kabilang sa pinakamasamang damdamin. Sa tingin ko nga hindi na ito nabibilang sa isa sa pinakamasama. Dahil sa tingin ko, ito talaga ang pinakamasama. Kung nagdusa ka sa anxiety mo, gamitin mo ang 12 diskarteng ito upang gumaan ang iyong pakiramdam. Take note, itong diskarteng ito ay nagamit ko na at gumana siya sa akin. Sana'y gumana rin sa'yo. Number 1, maghanda ka. Sinasabi kong ihanda mo ang iyong sarili dahil ang anxiety o ang pagkabalisa sa Tagalog para sa akin ay maramdaman nating paparating na siya. Kapag sa tingin mo ay nababagabag ka ng takot, ang panganib ay nasa harapan mo na. Ibang-iba ang pagkabalisa. Ito ay isang pauna na ang isang bagay na nakakatakot ay malapit nang mangyari. Maaaring isang buwan mula ngayon o bukas na. Maaari ring hindi mangyari. May oras ka pa para maghanda. Maya't maya suriin mo ang iyong pananaw. Halimbawa, makakatiyak ka ba na ang kinakatakutan mong bagay ay mangyayari? Hindi ka 100% sure, di ba? Bakit ka isip ng isip sa mga bagay na hindi ka naman sure na mangyayari ba? Gumawa ka ng mga plano upang labanan ang kinakatakutan mo. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan kung ano ba talaga ang hatid nito sa'yo. Dito mo malalaman na wala itong dulot na kasiyahan sa buhay mo. Takot lang ang hatid nito. Number 2, huminahon ka lang. Mahirap huminga kapag nauunahan ka ng pagkabalisa. Sumisikip ang dibdib mo. Inahadlangan ng pagkabalisa ang pagharap mo sa mga sitwasyon. Maramdaman mo ang sakit dahil sa inaakala mo na hindi mo ito kakayanin. Pero akala mo lang yun. Sabi nila marami na ang namamatay sa maling akala. Nararamdaman mong wala ka nang magawa. Nararamdaman mong mahina ka. Naghahanap ka ng kanlungan kung saan-saan. Nakalulungkot mang isipin, pero hindi ito mawawala kung iiwasan mo lang. Kailangan mo talaga itong harapin. Para matalo mo ang pagkabalisa, tratuhin mo ng maayos ang sarili mo. Huminahon ka lang. Imbis na magmukmo ka sa gilid ng kwarto mo, bigyan mo ang sarili mo ng pagmamahal. Halimbawa, gusto mong magkape dahil adik na adik ka sa kape. Uminom ka ng kape. Isipin mo ang mga bagay na nakakapagpangiti sa'yo at gawin mo yun. Kung magmumukmo ka lang dyan, mas lalong lalakas ang anxiety mo. Bakit? Kapag nakatunganga ka lang, imbis na gumawa ka ng aksyon, mas lalong paglalaruan ka ng isipan mo. Number 3, huwag mong dagdagan ang problema. Alam mo, ang pagkabalisa may hatid na katotohanan at kamalian. Kaya itong dahilan kung ba't natatakot tayo ng gusto. Kasi hindi natin alam kung magkakatotoo ba to o guni-guni lang natin. Parang ang lahat ng bagay ay may dalang pagbabanta. Halimbawa sa panahon natin ngayon, ang daming natamaan ng virus. Kapag inuubo ka na, tapos ang tagal na wala, nag-iisip ka na ng negatibo. Iniisip mo na siguro may virus ka. Nagsasaliksik ka tungkol sa mga sintomas nito. At mas lalo kang matatakot sa nakikita mo dahil lahat ng sintomas ay nasa sayo. Kahit hindi ka pa na-test, naniniwala ka na may virus ka. If you start catastrophizing about dying from it, syempre punong-puno ka ng pangamba. Mga pangambang hindi makatwiran. At anong mangyayari habang nag-iisa ka? Kinakausap mo ang iyong sarili sa negatibong paraan. Alam kong may virus ako. Mamamatay na ba ako? Hindi pa ako handa. Kawawa naman ako. Maitanong ko lang sa'yo, nakakatulong ba sa'yo ang pag-iisip ng ganyan ka-negatibo? Siyempre hindi, dahil negatibo yan eh. Hindi mo matanggal ang sintomas dahil dinudurog ng pagkabalisa ang immune system mo. Mas lalong lumala ang sakit mo kung ganun ka. Ganyan naman halos lahat sa atin eh. Konti lang ang problema, dinagdagan natin ng iba pang problema. Problemang hindi naman nag-i-exist. Binubuo lang natin sa ating isipan. Hindi ka pa nga na-test, nakabuo ka na ng resulta. Suspend the judgment until you get the facts. Number 4, mag-isip ka ng maayos. Alam kong mahirap mag-isip ng maayos kapag anxiety na ang nangingibabaw. Ito ang napakatindi. Hindi lang sa isipan ang anxiety, pati damdamin na aapektuhan ito hanggang sa madamay nito ang iyong pagkilos.
Huwag mo silang harapin lahat dahil hindi mo sila kakayanin. Harapin mo sila isa-isa. Magsimula ka sa isipan mo dahil dyan nag-ugat ang pagkabalisa mo. Sabihin natin ang iyong pagkabalisa ay mapangapi. Naniniwala ka na hindi mo mapipigilan ang pagkabalisa. Nararamdaman mo na wala ka nang magawa. Gusto ko talagang sabihin sa'yo to, na ang anxiety ay hindi mananatili magpakailanman. Inaakala mo lang yun dahil sa paniniwala mo na hindi mo ito matatalo. Mag-isip ka ng maayos at malalaman mo na lang na hindi pala araw-araw ganito. May mga araw din na hindi ka nag-aalala. Marahil ay nababalisa ka dahil sa iyong pagkabalisa. O diba, napakalala? Pwede bang umupo ka muna saglit upang makapag-isip ka ng maayos? Number 5, alagaan mo ang iyong isipan. Siyempre sasabihin ng doktor na mental illness ito. Tama naman, pero para sa akin, as a meditative person, anxiety is a state of mind. Anxiety is in your thoughts. Isipin mo ang isang banta at maramdaman mo kung ano ang naiisip mo. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang isipin mo ang tungkol sa iyong pag-iisip. I always practice meditation, training my attention and awareness, and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. Makinig ka sa mga salitang ginamit mo kapag nag-aalala ka. Nag-iinarte ka lang ba? Pinapalaki mo ba ang maliit na pag-iisip? Kailangan mong pakinggan ang sarili mo. Maririnig mo yan kapag nag-meditate ka. Dahil ginawa ko na yan eh. Sana'y masubukan mo rin. Palambutin mo ang mga masasakit na salita na naririnig mo galing sa isipan mo. Kapag naririnig mo ang kakilakilabot na salita, palitan mo ng hindi ka nais-nais. Kapag narinig mo ang hindi ko kaya, palitan mo ng matinding hamon to. Ganyan ko din kinukontrol ang mga salita. Ang mga matitigas na salita ay pinalambot ko. At kapag napalambot ko na, dun ko sila dudurugin. Huwag mo silang palakihin. Kasi kung mangyayari yun, ikaw ang dudurugin nila. Number 6, huwag kang matakot. Ang pagkabalisa ay isang pagkabalisa lang. Nagiging masama lang ito kapag natatakot ka sa hatid nito. Nababalisa ka sa iyong pagkabalisa. Naniniwala ka na hindi mo makukontrol ang nababagabag mong damdamin at mas lalong lumala ang pakiramdam mo. Subukan mo ang natutunan ko galing sa aking psychologist. Isipin mo lang ang tatlong pariralang ito. Ang emosyon natin ay ganyan na. Hindi ko kailangang sumang-ayon sa kanila. Kaya kong magpaubaya sa mga bagay na hindi ko gusto. Ibig sabihin ng tatlong pariralang yan ay tanggap mo na ang pangyayari. Kapag nagpapaubaya ka sa iniisip mo, mababawasan din ang tensyon. Number 7, huwag mong patayin ang pangarap mo. Ito ang pinakamasaklap kapag may anxiety ka dahil manghihina ka na mentally at physically. Naapektuhan nito ang iyong mga ginagawa at ang iyong ginagawa ay makakaapekto sa isip at damdamin mo. Vice versa lang, di ba? Imbis nagigil ka sa pangarap mo, namamanhid ka na. Pati mga tao ay lalayuan mo na dahil natatakot ka na baka saktan ka nila emotionally. Ang pagiging mausisa mo ay kumupas na. Ang ambisyon mo ay natuyot na. Para bang nakatira ka lang sa safe mode. Kapag nasa safe mode ka, mas lalong hindi ka safe. Yan ang problema natin. When we live comfortably, life will keep throwing us shit. There is no way to live your life. Kahit na nababalisa ka, mangarap ka pa rin. Kahit nawalan ka ng gana, sikapin mo pa rin magliyab ang apoy sa puso mo. Go after what you want. Number 8, maniwala ka na kaya mo to. Ito kasi ang malalay. Kung iniisip mo na hindi mo to kayang wasakin, mapupunta ito sa depresyon. Don't think you're powerless. Believe you can defeat anxiety. Ipakita mo sa anxiety mo na mas malakas ka sa kanya, na kaya mong lumaban. If you face this, you will feel better about yourself and your life. Ang pagkabalisa at depresyon ay may magkaparehong anyo. Pareho silang nagdadala ng pag-aalinlangan at parang walang laman ang utak mo. Disrupt one of these linked conditions and you are on your way to fixing a mixed anxiety and depression problem. Number 9, harapin mo to. Harapin mo dahil makakaya mo.
Kung may anxiety ka, siyempre mawawalan ka ng ganang kumilos. Lahat na lang ipinagpaliban mo. Ayaw mo nang magbago dahil napapagod ka na. Ang mga problemang nagpatong-patong na at nahihirapan ka ng solusyonan. Ang paggabalisa at pagpapaliban ay may hatid na hindi maganda sa buhay mo. Mas papasukin ka ng mga negatibong bagay. Mga bagay na hindi ka komportable. Emosyonal mong iniiwasan ang paglapit at pag-ayos ng problema. Imbis na harapin mo ng tama at umaksyon ka, tumatakbo ka na lang. Subukan mo ang ibang paraan, ang paraan na gusto mo. Kasi may kanya-kanya naman tayong paraan para labanan ang negatibo sa isipan natin. Harapin mo ang sitwasyong kinakatakutan mo. Gawin ito kahit sa maliliit na hakbang. Makikita mo na lang na ang parehong paggabalisa at pagpapaliban ay unti-unting maglaho. Number 10, magpakatatag ka. Bakit dapat kang magpakatatag? Dahil ang anxiety ang magpapahina sa'yo. Mawawala ang kumpiyansa mo. Kapag nagdududa ka na sa sarili mo, nagdududa ka na sa kakayahan mo, mawawala rin ang tiwala ng ibang tao sa'yo. Kasi maramdaman ng tao ang emosyon mo eh. Maipapasa mo yan sa kanila. Dahil sa mga pagdududang ito, pinilit mong maging perpekto. Nagpapakaperpekto ka para hindi ka lalayuan nila. Alam mo ba kung sino nagkukontrol sa'yo? Ang anxiety mo. Dahil alam mong hindi ka maging perpekto, kahit anong gawin mo, magiging self-conscious ka na at mas lalong mag-aalala ka sa iyong sitwasyon. Para malampasan mo ang problemang ito, lapitan mo ang bago mong karanasan at tratuhin mo ito bilang eksperimento. Hindi ang pagkakaroon ng anxiety ang basihan ng iyong halaga. Kahit may anxiety ka man o wala, mahalaga ka pa rin. Kapag palagi mo lang iisipin na mahalaga ka, tataas muli ang iyong kumpiyansa at hindi ka na mag-aalala kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo at mas lalo kang tumatag. Number 11, madali lang itong ayusin. Isipin mo yan palagi. Lahat ng problema ay may solusyon. Hindi naman natin sinasabi na madali lang tanggalin ang anxiety sa buhay natin. Pero kaya nating tanggalin to. Kung alam mo lang ang iyong dapat gawin at kung gagawin mo lang talaga, matatalo mo ang anxiety. Ang problema kasi sa karamihan ngayon ay alam na nila ang gagawin pero hindi nila ginagawa. Hindi nila inilapat ang kanilang natutunan. Kaya't palaging binalik-balikan ang anxiety. You have to work to change your anxious thoughts. Kung ayaw mo nang matakot sa kinakatakutan mo, subukan mong harapin ito. Paano mo malalaman na hindi ka natakot sa bagay na yan kung hindi mo ito hinaharap? Wala na akong ibang solusyon na masasabi. Ang pagharap na lang. Kung takot ka sa gagamba, subukan mong hawakan ito. Dahan-dahan lang. Kapag nahawakan mo na, unaharap mo na ang kinakatakutan mo, masasabi mo na lang sa sarili mo, kaya ko pala. Number 12, tandaan mo na hindi ito madali. Minsan may mga taong gusto agad-agad mananalo. Yun bang instant gratification? Pag may ginawa o pinapagawa, gusto may reward ka agad. Hindi po yan mag-work sa realidad. Dahil ang totoong buhay ay maraming kailangang paghirapan bago makukuha ang gusto. Anxiety won't vanish by magic. Kung matagal-tagal na rin ang anxiety mo, alam naman natin na walang mahiwagang paraan para matanggal na ito agad. Kasi kung meron man, konti na lang siguro ang nagkaka-anxiety, di ba? Pero hindi kita dinadown. Bakit? Meron ka pang dahilan para maging optimistic. Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety has strong research support. Alam mo ba ang CBT? Itong mga steps na sinasabi ko sa'yo, ito na yon. It's the gold standard. Bibigyan pa kita ng halimbawa. Halimbawa, imbis na sasabihin mong, kung magkaka-girlfriend o boyfriend man ako, hindi rin magtatagal. Palitan mo nang, sa mga nagdaan kong relasyon, hindi kami nagtagal. Nakikita mo ba kung ano ang kaibahan sa dalawang yan? Para lang siyang future at past tense. Huwag mong hulaan ang kinabukasan mo. Dahil sigurado ako magtatagumpay ka kung aaksyonan mo lang ang mga plano mo. The techniques are simple. The results are relatively durable. You can educate yourself in their use and use what you learn. Alam mo, minsan naiisip ko, ang dami-dami kong problema noon. Pero ang nakakatawa,
ang iba sa kanila ay hindi nangyayari kasi binuo ko lang sa isipan ko. Nasayang tuloy mga pagkakataon ko noon dahil sa mga walang kwentang iniisip.